Mga kapuso, ang buong araw ay puno ng pagpili para ikaw ay mabuhay at makasabay sa ikot ng mundo na iyong kinabibilangan. Yun ay para masabi mong ikaw ay buhay at patuloy na humihinga. Dahil sa mga bagay na ito, hinuhubog nito kung sino ka at kung paano mo panghahawakan ang takbo ng iyong buhay. Maaring ito rin ang pwede mong pagbasehan hanggang sa dumating ang punto ng iyong buhay na kailangan mong magdesisyon sa dalawang bagay na napaka-importante para sa iyo. Ano kaya ang pipiliin mo mula sa nakakalitong hamon ng buhay? Alin ang isasakripisyo mo para saan at para kanino? Bakit at paano mo gagawin ang iyong pagpapasya? Sana sa huli ay wala itong halong pagsisisi sa kung ano ang iyong napili at bagay na pinakawalan na lamang. Handa ka na ba? Isang magandang araw mga kabarangay, nandito muli tayo para ating mapakinggan ang isang kwento ng buhay mula sa ating isang tagapakinig na maaaring pumukaw sa ating damdamin at malaman kung gaano kahalaga ang isang desisyon na maaaring bumago ng ating buhay magpakailanman. Ating sabay-sabay na kilalanin si Maricar at alamin ang kanyang kwento kung paano ito iginuhit ng panahon at ng pagkakataon. Ako po ang inyong kaibigan, kakwentuhan si Papa Dudot at ito ang inyong paboritong programa, ang Barangay Love Stories. Kaya naman ano pang ginagawa natin? Atin ang simulan ang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay LS at sa lahat ng mga Barangay FM radio stations nationwide. Dear Papa Dudot, isang magandang araw sa iyo, ganun din sa lahat ng mga tagapakinig na sumusubaybay sa mga kwento ng buhay na iyong ibinabahagi. At aaminin ko na isa na ako doon. Hindi man eksakto tulad ng aking personal na kwento, pero malimit ay nakikita ko ang aking sarili sa bawat karakter na iyong binibigyang buhay. Natatawa na lamang ako sa aking sarili kapag napapaluha ako sa bawat eksena. Ganon ako nakatutok sa iyong programa. Kaya naman nagpapasalamat ako na ngayon ay kwento ko naman ang iyong ibabahagi sa iyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Maricar. Medyo komplikado ang mga susunod kong ibabahagi sa iyo. Ito ang aking kwento na ayon sa pagkakatanda ko at kwento sa akin ni Mama. Kahit nung ipinagbubuntis pa niya ako ay naging napakahirap na nito sa kanya dahil nga siguro kasi mahigit na 30 taong gulang na siya noong dinala niya ako sa kanyang sinapupunan. Ipinilit pa daw ni Papa na magkaroon ng isa pang anak na babae kaya hindi na daw siya nakatanggi pa. Kawawa daw ang bata kapag nag-iisa ito sa pamilya at walang kalaro. Ganon araw-araw na kinukulit ni Papa si Mama at mukhang nagbunga naman ang kanyang paglalambing. Dahil sa sitwasyon na kalusugan ni Mama, nagkaroon pa ng komplikasyon sa kanyang pagbubuntis. Hindi kinaya ng kanyang katawan dahil dito ay unti-unting bumigay at nahirapan siya. Lagi namang nasa tabi niya si Papa at hindi siya pinapabayaan. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat kaya nagkaganon si Mama at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama kay Mama. Dory, patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa akin ay hindi ka magkakaganyan. Hindi kasi ako makontento sa kung anong meron tayo eh. Pati ikaw eh, napahamak pa. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka malalagay sa alanganing sitwasyon na tulad nito. Huwag ka nang umiyak, Manding. Hindi bagay sa lalaki ang umiiyak. Tumingin ka sa akin. Nagpapasalamat ako at ikaw ang aking naging asawa. Nagpapasalamat ako at andyan ang panganay nating si Lester. Lumalaki siya na mabuting bata at ngayon ay binayayaan pa tayo ng Panginoon ng isang babaeng sanggol na nandito sa aking sinapupunan. Halika, iabot mo sa akin ang iyong kamay, Manding. Ipatong mo dito ang aking tiyan. Kung nararamdaman mo siya, Manding, excited na siyang lumabas at ang likot-likot niya sa loob ng tiyan ko. At kung maiintindihan mo siya, gusto kanyang yakapin at halikan. Masaya daw siya at ikaw ang kanyang magiging ama. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa aking masama. Gusto ko pa kayong makasama. Hindi ako papayag na lumaking walang ina ang dalawa kong anak
Kaya pahirin mo na ang luha mo at mas gwapo ka kapag nakangiti ka. Mas gusto ko na nakikita ko ang dimple mo. Kaya kita sinagot dahil dyan. Ilang buwan pa ang lumipas, sa ikapitong buwan ay sinilang na ako ni Mama. Premature baby daw ang tawag sa akin. Masyado daw akong excited na lumabas kaya ganon at ilang buwan din ang nilagi ko sa incubator para maging okay ang lahat. Umpisa pa lamang ay malaki na ang naging sakripisyo ng aking pamilya para mabuhay ako. Kaya naman kahit noon pa ay nangako ako sa aking sarili na susuklian ko lahat ng kanilang pagsasakripisyo para sa akin. Bukod kina Mama at Papa, makakalimutan ko ba naman si Kuya? Si Kuya Lester ang panganay kong kapatid at 10 taon ang pagitan namin sa isa't isa. Larawan ng isang masayang pamilya. Isa ito sa regalo na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang kumpleto at mapagmahal na pamilya. Palagi sa akin sinasabi ni Mama na higit kanino man ang pamilya ang iyong magiging takbuhan. Maaring may panibago tayong makikilala, magiging kaibigan, magiging bahagi ng ating buhay, ngunit ang pamilya ay panghabang buhay. Habang nananalaytay ang dugo sa aming ugat ay hinding-hindi namin iiwan ang isa't isa. Si Papa Manding ay mataas ang posisyon sa isang kumpanya na pinagtatrabahuhan. Isang textile na exporting company yon at madaming tao na hawak siya. Samantalang si Mama Dory ay isang public school teacher dito sa aming bayan sa Cavite. Masasabi ko na kahit papaano ay nakakaluwag kami sa buhay. Ano man ang naisin namin ay nakukuha naming magkapatid. Ganon karesponsableng mga magulang sina Mama at Papa. Oops, siguro ay magtatampo si Kuya kapag hindi ko siya binola sa aking sulat. Si Kuya Lester ang naging tagapagtanggol ko sa lahat ng oras. Naalala ko na medyo lumaki akong lampa at ang sabi ng doktor ay ilan lamang daw yon sa mga komplikasyon ng mga premature baby. Pero hanggat inaalagaan ako ng mabuti ay walang magiging problema. Maririnig mo ang nakakairitang matinis na boses ng isang batang umiiyak sa halos kabuuan ng bahay na akala mo'y inape pero ang totoo ay nagpapapansin lamang sa mga mata ng mga taong espesyal sa kanya. Kaya naman ang resulta, hayun at lumaking spoiled kina Mama, Papa at kay Kuya Lester. Kahit noon pa, mapapansin mo na talaga ang kakornihan ni na Mama at Papa. Kahit na alam mong nagkakaedad na, ay parang hindi tumatanda ang espesyal na pagtitinginan nila sa isa't isa. Ang sabi nga ni Papa Manding ay kalabaw lamang daw ang tumatanda. Araw-araw kapag may pagkakataon ay para silang mga teenager na nagliligawan. Kahit mga pagod sa trabaho ay naglalaan talaga sila ng oras para sa isa't isa. Si Mama Dory dahil nga sa guro siya, may pagkakataon na wala siyang pahinga. Kahit ang trabaho niya ay dinadala niya sa bahay. Nakikita ko na tinutulungan siya ni Papa sa pag-check up ng test paper at wala siyang reklamo. Ang sabi sa akin ni Papa ay nasanay lamang daw siya na ganon ang ginagawa niya. Minsan nga ay nagkwento sa akin si Papa. Hindi lang daw si Mama ang kanyang naging girlfriend na teacher. Pangatlo si Mama na napasagot niya. Kung may tinatawag na kilabot ng kolehiyala, si Papa naman daw ang kilabot ng mga teacher. Natatawa na lamang ako kapag naririnig ko ang kwento ni Papa habang si Mama ay naiinis at ang yabang daw ni Papa. Dagdag pa ni Papa, alam mo ba Maricar, yung una kong girlfriend na teacher, nagkahiwalay kami kasi noong isang beses na hindi ko pinuntahan sa date namin, nagalit sa akin. Humingi ba naman ng excuse letter at kailangan daw ay perbado pa ng magulang ko? Alam nga namang humingi ako kina nanay at tatay. Kaya yun, naghiwalay kami. Yung pangalawa naman, nagkahiwalay kami kasi sa date namin nakalimutan ko ang unang requirements ng boyfriend ng teacher. Dapat lagi kang may pulang ballpen kasi kahit sa date nyo, wala kang gagawin kundi ang mag-check ng test paper. Kinabukasan, nalaman ko na lang na break na kami. Namatay ako sa kakatawa sa kwento ni Papa. At kahit pa paulit-ulit na yon ang laman ng kwento niya,
hindi ako nagsasawa na pakinggan siya. Hay naku Maricar, huwag kang masyado nagpapaniwala dyan sa papa mo dahil halos karamihan ng kwento niyan eh may halong kayabangan. Natatawang sabi ni mama. Pero ang gusto kong marinig ha, Manding ha, ay kung bakit sa dinami-dami ng nahumalig na babae sa'yo ay mukhang ako ang napili mo ha. Aber, gusto kong marinig. Aba syempre iba si mama mo. Unang kita ko pa lang sa kanya ay alam ko na sa sarili ko na siya na ang babaeng nakatadhana para sa akin. At hindi ako nagkamali sa aking desisyon na ligawan siya. Pakasalan at kalaunan ay katuwang ko na ngayon sa buhay bilang asawa. Mahal na mahal ko ang mama ninyo at hindi ko na nga makita ang sarili ko na wala siya sa tabi ko. Ramdam ko ang pagiging bunso ko sa pamilya. Ang atensyon at pagmamahal ay halos mag-umapaw. Si Kuya Lester ang aking tagapagtanggol at ang aking best friend. Naalala ko nga dahil sa pagiging lampa ko, pati sa park na malapit sa bahay ay nadala ko ito. Naging tampulan ako ng tukso ng ibang bata doon dahilan para umiyak ako ng malakas. To the rescue naman si Kuya na nakipagsuntukan pa sa ibang mga bata doon para ipagtanggol ako. Nakita ko ang bawat lakas na handa niyang ibigay para lang ipagtanggol ako mula sa mga nang aapi sa akin. At ang kinalabasan, pumutok ang labi ni Kuya kaya halos mapuno ng dugo ang kanyang damit. May mga galos, gulo ang buhok at habang ako naman ay hindi matapos-tapos ang pag-iyak ng mga sandaling yun. Umuwi kami sa bahay na gano'n ang itsura kaya naman gano'n na lamang ang pagkabigla ni mama noong nakita kami. Anong nangyari sa inyong dalawa? Diyos ko aba Lester, ebay puro dugo ang iyong damit. Saan ba kayo nang galing at ganyan ang nangyari sa inyo? Naku, pumasok kayo sa loob. Ano ba naman kayong mga bata kayo oh? Nawala lang kayong saglit sa paningin ko, ganyan ang nangyari sa inyo. Aba, ano lang ang sasabihin ng mga kapitbahay na pabaya kaming mga magulang? Hindi matapos-tapos ang sermon ni mama sa mga sandaling yun. Sunod-sunod ang paalala na lagi kaming mag-ingat at huwag makikipag-away. Doon ko narinig na sumagot si kuya kay mama. Ma, hindi ako papayag na apihin nila si Maricar. Kaya ako lang naman nagawa yun dahil sa mga salbahe sila eh. Pinagtatawanan nila si Maricar. Bagay lang yun sa kanila. Kahit na, hindi pa rin sapat na dahilan yun para umuwi kayo sa bahay na ganyan ang mga itsura ninyo. Anong paliwanag ang sasabihin ko sa papa ninyo kapag nakita na putok yung labi mo? Simula ngayong araw na ito, hindi na kayo lalabas ng bahay. Dito kayo maglalaro at ayaw na ayaw ko na lalabas kayo ng gate. Ayaw ko ng gulo. Ayaw ko na nasasaktan kayo. Niayaw nga namin na makagat kayo ng lamok tapos ngayon ay puro galos at sugat ang makikita ko sa inyo na tulad nito. Lester, ikaw ang matanda. Maging magandang halimbawa ka sa iyong kapatid. Ayaw ko na ipinapakita mo sa kanya ay ang pagiging basagulero. Hindi namin kayo pinag-aral para palakihin lamang ng ganyan. Naiintindihan mo ba ako, Lester? Anak! Opo mama, hindi na po mauulit. O sige siya, maganda na, maliwanag ang usapan. Ewan ko ba naman sa inyong dalawa? Eto na ang huling makikita ko na ganyan kayo ha. Sige na, mag-ayos na kayo ng sarili ninyo at iyahanda ko ng hapunan. Hindi lamang yon ang huling beses na pinagtanggol ako ni Kuya Lester. Kwento pa sa akin ni mama, noong bata daw ako ay nagka-dengue ako. At dahil nga magka-blood type kami ni kuya, kaya siya ang tanging nakuna ng blood platelets para madugtungan ang buhay ko. Nakita ko ang pagmamahal at pagkalinga ng isang pamilya ng mga sandaling yon. Alam kong marami pa akong hindi naiintindihan sa buhay-buhay dahil sa bata pa ako. Pero malinaw na sa akin ang lahat kung gaano kaimportante ang pamilya para sa akin. Naging mabilis ang takbo ng panahon, Papa Dudut. Ako ay nasa high school samantalang si Kuya naman ay nasa kolehiyo na. Mechanical engineering ang kinuha niya, yun ang pangarap niya kaya naman todo suporta sina Papa at Mama sa gusto nito. Lumaki kaming mabuting bata gaya ng gustong mangyari sa amin ang aming mga magulang, bagay na ipinagmamalaki nila. Naging masigasig si Kuya Lester sa pag-aaral
Kaya naman super proud kami sa kanya. Naging idol ko siya sa halos lahat ng bagay. Ang payo niya sa akin ay huwag daw ako masyadong magmadali. I-enjoy ko lang daw ang kung anong meron ako ngayon at nararamdaman ko na parang habang tumatanda ang tao at nadadagdagan ang kanyang edad, ay mukhang nagiging seryoso ito sa maraming bagay. Ang kanilang pananaw, pagpapahalaga ay nagbabago habang tumatagal. Dahil nasa huling taon na si Kuya ay naging masyado na itong busy sa maraming bagay. Naiintindihan naman namin ang sitwasyon ni Kuya. Gaya ng paliwanag ni Papa, may pangarap si Kuya, dapat ay gayahin ko siya dahil ang mga taong may pangarap sa buhay ang kalimitan na nagtatagumpay. Dagdag pa ni Papa Manding, yun na nga lamang ang libre sa mundo ay pagkakaitan mo pa ang sarili mo. Kaya tulad ng isang agila ay ikaw ay mo ang iyong pakpak hanggang sa kaya mong abutin. Pero syempre, dapat ay hindi ka tumigil na hanggang pangarap lamang ang mga bagay-bagay. Gawin mo ang lahat para magtagumpay ka. Ang pangarap ay nagde-demand ng determinasyon, oras at dedikasyon, kaya parang nag-i-invest ka din. Pero kung seryoso ka sa mga bagay-bagay, sulit naman kapag nagtagumpay ka. Ang pangarap ay nagde-demand ng determinasyon, oras at dedikasyon, kaya parang nag-i-invest ka din. Pero kung seryoso ka sa mga bagay-bagay, sulit naman kapag nagtagumpay ka. Pero kung akala mo'y nasa ayos na ang lahat, akala mo ay perpekto, akala mo'y nasa tama na ayon sa mga ninanais mo, doon naman tayo susubukin ng tadhana kung gaano ka katatag at kung hanggang saan ang iyong limitasyon. Kagagaling ko lamang sa eskwelahan noon, gaya ng nakagawian ko ay uuwi ng bahay para asikasuhin ang mga assignments at tumulong na rin kay mama sa ilang mga gawaing bahay. Alam ko naman kasi na busy pareha sila papa sa trabaho kaya kapag may libre akong oras, ako na ang gumagawa ng ilang mga gawain sa bahay, total ay kaya ko naman ito. Pero ang pagtataka ko, walang sumasalubong sa akin para kumustahin ang schooling. Walang nagtatanong kung may nanliligaw ba noong araw na yon. Parang naging tahimik ang buong bahay. Wala akong naririnig na ingay at nagulat na nga lamang ako nang may tumalon na pusa sa aking likuran. Kinuha ko ang susi sa may bintana malapit sa pinto at doon kasi tinatago ni mama ang ekstrang susi para kapag ganitong pagkakataon ay alam na namin ang gagawin. Ilang oras pa ang dumaan. Natapos ko na ang ilang hugasin. Isinilong ko na ang mga damit. Natiklop na ito. Halos nalinis ko na ang buong bahay pero walang anino ako na nakita na paparating. Doon ko nalaman na mas nakakabagot pala ang maghintay. Pakiramdam ko ay naging napakahaba ng oras na dumaraan. Nakakabagot. Nililiman ko na lamang ang sarili ko pero 4-5 oras ang dumaan. Naging iba na ang tibok ng aking puso. Unang pagkakataon na nangyari ito sa amin. Naisip ko pa nga na may pinuntahan sila at hindi nila ako sinama. Baka nagiging pasaway na ako kaya ganun. Halos natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil parang sunod-sunod ang mga bagay at kung ano-ano ang mga pumapasok sa utak ko. Kalma ka lang, Maricar. Anong oras ay darating na rin sila? Hindi nila hahayaan na magsolo ka sa bahay. Ano bang oras na? Halos 9:00 na ng gabi. Ano kayang nangyari sa mga yon at mukhang hindi man lang ako naisipang isama? Hanggang sa ang pagpapalipas ng oras at pagkabagot ay napalitan ng kaba. Hindi ko maipaliwanag, Papa Dudut, pero iba ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Biglang dumagungdong ang kulog na halos bumalot sa buong lugar. Ang nangangalit na tunog na ito. Sinundan pa ito ng matalim na liwanag mula sa kalangitan. Dahilan para matakot ako. Biglang bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan. Nakakalungkot sa pakiramdam ang pag-iisa. Parang nilalamong ka ng kalungkutan. Nakadungaw ako sa may bintana habang naghihintay na may dumating kahit isa man lang sa kanila. Ilang pang sandali ay hindi ako nagkamali. Isang sasakyan ang pumarada sa harap ng bahay. Dalawa ang bumaba, si Kuya Lester at si Mama.
Mabilis silang pumasok sa gate patungo sa pinto. Agad kong binuksan ang pinto para makapasok sila. Halos basang-basa sila dahil sa lakas ng ulan sa labas. Lester, pumunta ka na sa kwarto. Kumuha ka ng damit at ilang kailangan. Babalik tayo sa ospital. Narinig ko ng malinaw ang sinabi ni Mama. Kaya mas lalo akong kinabahan. Hindi na ako bata para hindi maintindihan ang mga sinabi niya ng mga sandaling iyon at alam kong may nangyari na hindi ko magugustuhan kapag nalaman ko. Ma, bakit sa ospital? Anong meron sa ospital? Doon ba kayo galing? Si Papa, nasaan siya? Kanina pa ako dito. Mukha na akong tanga naghihintay sa inyo. Natatakot ako eh. Hindi ko alam ang mga nangyayari. Tapos parang nagmamadali kayo at aalis muli. Ma, may hindi ba ako alam? O baka may gusto kayong sabihin sa akin? Mabilis na nakabalik si Kuya mula sa kwarto at dala-dala ang isang malaking maleta. Nakatingin silang dalawa sa akin at ilang segundo din yon na parang nabalot ng katahimikan ng paligid na pakiramdam ko ay wala akong naririnig. Mama Dory, Kuya Lester, baka gusto niyong sagutin ang mga tanong ko. Nasaan na po si Papa? Sabihin niyo sa akin. Lumapit sa akin si Mama at niyakap ako ng pagkahigpit-higpit. Biglang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata at humagulhol ito kasing lakas ng ulan sa labas. Anong nangyari, Mama? Magsalita kayo. Maricar, si Papa mo nasa ospital. Nagkaroon ng aksidente sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Aksidente na nagluko ang makina na ginagamit niya. Halos lamunin ang katawan niya ng makina. Naputol ang kanyang kamay. Maluba ang natamong sugat niya, anak. Nakita ko na pati si Kuya Lester ay mapapaiyak na din. Parang bulkan na sumabog ang emosyon sa aking katawan at hindi ko napigilan ang paghagulhol ko. Mahigpit akong niyakap ni Mama. Isa na yata yon sa mga pinakamasamang balita na natanggap ko sa buong buhay ko. Sumugod kaagad kami pabalik ng ospital. Nakita ko ang kalunos-lunos na kalagayan ni Papa habang wala itong malay. Gusto ko siyang lapitan at yakapin. Gusto kong lumapit sa kanya para makita siya ng malapitan pero pinigil kami ng mga nurse at pinalabas ng emergency room dahil ooperahan daw si Papa. Gagawin daw nila ang kanilang makakaya para maisalba ang buhay ni Papa. Hindi maubos ang luha sa mata ko at ni Mama hanggang sa narinig kong magsalita si Kuya Lester. Ayaw ni Papa ng ganito tayo. Mas kailangan tayong maging matatag, Mama. Maricar, may awa ang Diyos. Hindi niya pababayaan si Papa. Malumanay na binigkas yun ni Kuya Lester na parabang kahit papaano ay nagpakalma sa aburidong utak namin ni Mama. Tama si Kuya Lester. Higit kanino man ay kailangan naming magpakatatag para kay Papa. Ito ang pagkakataon na kailangan kami sa tabi niya. Kailangan niya ang presensya ng kanyang pamilya. Walang natutulog sa amin. Gising kami buong magdamag at gusto naming malaman ang bawat balita mula sa emergency room kung ano ang nangyari kay Papa. Ang sabi ni Mama na kahit ilang oras ay matulog daw kami ni Kuya. Pero sa pakiramdam ko ay hindi ako dalawin ng antok. Ganon din si Kuya. Niayaw pumikit ng aming mga mata hanggang sa nakaramdam ako ng pag-ihi. Nagpaalam ako kay Mama ng sandali. Ilang minuto lamang yon dahil gusto kong makabalik sa piling ni Mama at ni Kuya. Ilang hakbang mula sa CR ay nakita ko na lamang ang sarili ko sa harap ng chapel ng ospital. Mula sa labas ay nakita ko na walang tao sa loob. Sapat ang ilaw sa loob para makita mo ang buong kwarto na yon. Unti-unting humakbang ang aking mga paa. Isa, dalawa, tatlo at ilang sandali ay nasa harap na ako ng altar, Papa Dudut. Talagang mababaw lang ang luha ko at mukhang hindi pa ito nauubos at muli itong lumuha. Napaluhod ako. Nagdasal at nagsusumamo. Panginoon,
Ikaw ang naging sentro ng pamilya na pinagkaloob mo sa akin. Mabuti kaming anak mo. Masaya ang aming pamilya katulad ng ipinangako mo, Panginoon. Huwag mong hayaan na manghina kami dahil sa pagsubok na ito. Huwag mo po kaming pababayaan. Si Papa kailangan ka po niya. Si Mama, si Kuya Lester, huwag mo po kaming pababayaan. Iligtas mo po si Papa, nagmamakaawa po ako sa inyong harapan. Huwag mo pong ipikit ang iyong mga mata. Kailangan po namin ang iyong mapagkalingang kamay. Panginoon, Panginoon ko. Tumayo ako mula sa aking pagkakaluhod at bumalik na kina Mama habang naghihintay sa resulta ng operasyon. Niyakap ko si Mama ng mahigpit at hinawin niya ang aking buhok habang napasandal ako sa kanyang balikat. Hindi ko na alam ang sumunod na mga nangyari. Siguro dahil sa sobrang pagod ay bumigay din ang aking mata at tuluyang nakatulog. Dahil sa ingay ng mga tao sa lugar na yon ay naalimpungatan ako. Umaga na pala. Nakita ko na kinakausap ni na Mama at Kuya Lester ang doktor. Iyon na ang pinakahihintay namin. Katulad ng inaasahan, mugto ang mata ni Mama. Hindi rin yon may tago sa mata ni Kuya. Mukhang hindi nakatulog ang dalawa. Lumapit naman ako habang nagpapaliwanag ang doktor sa harapan ni na Mama. Nasa ligtas na kondisyon na ang asawa ninyo, Mrs. Huwag na po kayo mag-alala. Magpasalamat na lamang po tayo kasi hindi po natamaan ang mga vital organs ni Mister. Yun nga lang putol po ang kanyang kanang braso. Kahit po ang kanyang paa ay napuruhan. I-expect na po natin ang malaking pagbabago sa physical na aspeto ng inyong asawa, Mrs. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mag-atubili na kausapin po ako. I-assist na lamang po kayo ng mga nurse sa mga kailangan ninyo. Magandang araw po. Hindi pa kami hinayaan na makalapit kay Papa ng mga sandaling yon. Sa may salamin na lamang namin siya nakikita at kalunos-lunos ang sitwasyon niya. Kahit sa ang sulok ng katawan niya ay may aparato na tila nakasaksak at umaalalay sa kanyang sitwasyon. Niayaw ko siyang tignan ng mga sandaling iyon, nakakaawa. Ang isang butihing ama na katulad niya, hindi ko maiisip kung bakit kailangan na mangyari ito sa kanya. Ilang sandali pa ay kumawala na si Mama sa pagkakahawak sa kamay ni Kuya at tumakbo ito na tila may lugar na pupuntahan. Kahit kami ay nagulat sa mga sumunod na nangyari, humahagulhol ito na tumakbo papalayo sa amin, agad namin siyang sinundan. At kung hindi ako nagkakamali, ay papunta sa direksyon ng chapel ang kanyang mga paa. At ganoon na nga ang nangyari. Pero ibang narinig kong mga salita mula kay Mama. Sa unang pagkakataon ay iba ang tono ng mga salita niya. Nasa may altar siya, nakatayo hanggang sa lumabas ang mga salita mula sa labi niya. Mataas at halos pasigaw ang bagsak noon. Bakit mo hinayaan na mangyari ito sa amin? Bakit? Mabuting tao ang asawa ko. Naniniwala kami sa iyo. Ikaw lagi ang bukang bibig niya. Ano bang gusto mo? Masaya ka ba na nangyari sa amin to? Hindi kami masamang tao, alam mo yan. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit kailangang mangyari to sa kanya. Tingnan mo ang asawa ko. Kung Diyos ka, ganito ba ang gusto mong mangyari sa mga anak mo? Hindi ko maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin dahil wala akong maintindihan. Bakit? Bakit, Diyos ko? Bakit? Nabungal na lamang mula sa pagkakatayo si Mama. Dahil siguro sa pagod, stress at puyat. Agad kaming tumakbo sa pwesto niya at hindi matanggap ni Mama ang lahat ng ito. Naging napakabigat ng buong magdamag para sa kanya. Inisip ko na parang ang dami agad na nangyari sa isang iglap lang sa buong pamilya namin. Mahal na mahal niya si Papa. Kaya naman magiging napakahirap nun para sa kanya tulad ng pagtanggap namin sa katotohanan na ang mga susunod na araw ay iba sa aming nakasanayan.
Nagwawala pa din siya sa mga sandaling yon at tinurukan na lamang siya ng pampakalma ng doktor para kahit papaano ay makapagpahinga na din siya ng tuluyan. Kailangan niya yon. Kailangan yon ng bawat isa sa amin. Tutal ay nakatulog naman ako. Ako na lang muna ang nakatoka na magbantay kay Papa. Pinagpahinga ko muna sina Mama at Kuya. Naging napakabigat ng mga pangyayari para sa amin. Kahit ako ay hindi ko alam kung papaano namin sisimulan ang mga susunod pang mga araw. Papa Dudut, ang lahat ng mga nangyari sa amin sa buong magdamag na yon, kay Papa Manding, Mama Dory at kay Kuya Lester, at sa akin ay umpisa pa lamang ng pagsubok sa katatagan ng aming pamilya. Ito ang pagkakataon na kailangan namin ng isa't isa. Mga ilang buwan ding na natili si Papa sa ospital. Wala namang kaming naging problema sa gastos dahil sinagot lahat ng kumpanya ang gastos kay Papa. Kahit sa huling semento na kailangan para sa kanyang pagpapagaling. Hindi ko alam kung dapat ba kaming magpasalamat sa kanila dahil andyan ang suporta nilang pinansyal o dapat nga ay magalit ako dahil sa nangyari kay Papa. Ano na lang ang mangyayari sa kanya matapos nito? Halos lantang gulay na ang katawan ni Papa. Hindi makabango na tanging mata lamang niya ang nakamulat ni hindi halos makagalaw. Wala pang lakas ang kanyang katawan. Tinuturo ka na lamang siya ng pampakalma para walang mangyaring anuman na hindi inaasahan dahil sa sitwasyon niya ngayon. Ang sabi pa ng doktor sa amin ay konting araw na lamang ang aming ipaghihintay at tuluyan ang gagaling si Papa. Pero kailangan ito ng therapy at masugid na pagbabantay. Isang araw pinatawag si Mama Dory ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Papa at may importante daw na pag-uusapan. Isinama niya kami ni Kuya Lester. Hindi naman magkamayaw ang luha ni Mama nang kinausap siya mismo ng presidente ng kumpanya habang ibinibigay ang isang sobre kay Mama. Malaking halaga daw ang laman noon para sa pagsisimula ni Papa. Hindi na pwedeng makapagtrabaho si Papa dahil sa aksidente. Pakiramdam ko ay umakyat ang dugo ko sa ulo. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni Kuya para mapigilan ko ang aking emosyon. Gusto ko sanang sumigaw sa harap nila at ipamukha sa lalaking aming kausap na kulang pa ang ibinibigay nila. Hindi nun kayang ibalik ang buhay na meron kami dahil sa mga nangyari. Halos nagsusumigaw ang utak ko pero ayaw ko nang dagdagan pa ang bigat na nararamdaman ni Mama. Sa isang banda ay wala din naman akong magagawa. Wala akong pwedeng maitulong sa sitwasyon na pinagdadaanan namin. Salamat. Yon ang huling kataga na binitawan ni Mama sa lalaking kanyang kaharap. Natapos ang usapan na yon hanggang sa lumabas kami ng kwarto at sinarado ang pinto. Dinig ko ang ingay mula doon at pakiramdam ko ay parang pinagsaraduhan kami ng langit. Nakita ko ang mga tao sa paligid. Nakita ko sa kanilang mata ang lungkot at pakikisimpatya. Alam ko na naging mabuting katrabaho sa kanila si Papa. Ilang oras pa ang dumaan, nasa bahay na kami pare-pareho. Alam mong parang may mali. Naging malungkot ang buong kabahayan. Hanggang sa marinig kong muling nagsalita si Mama. Mga anak, magpasalamat na lang tayo at buhay si Papa nyo. Mabait pa rin sa atin ang Panginoon at hindi niya hinayaan na kunin siya sa atin. Alam niya na mahal natin si Papa mo. Sa isang linggo ay kasama na natin siya. Huwag nating iparamdam sa kanya ang kung anumang pagkukulang. Ibalik natin ang dati na parang walang nangyari. Mas kailangan tayo ni Papa, lalo na ngayon. Naiintindihan namin ang ibig sabihin ni Mama. Tumango na lamang kami noong sabihin ni Mama yon sa amin. Kinabukasan ay nagkaabutan na naman kami na sama-sama sa pagbabantay kay Papa. Kagagaling lang namin ni Kuya sa school at si Mama naman ay naka-leave sa kanyang trabaho kaya natutukan niya si Papa. Ilang minuto pa ang dumaan at nakita namin kumilos si Papa mula sa kinahihigaan niya. Mas malakas na siya kumpara dati. Ginala niya ang kanyang paningin at agad niyang hinanap si Mama.
Dory, nasaan ka? Nandito ako manding sa tabi mo, huwag kang mag-alala. Kumusta ka na? Buti ngayon eh, nabawi mo na ang lakas mo. Ang sabi ng doktor, anumang araw mula ngayon, pwede na tayong umuwi ng bahay. Andito rin ang mga anak mo, si Maricar at si Lester. Agad kaming lumapit kay Papa. Nagmano at yumakap kaming dalawa sa kanya. Pero naging iba ang reaksyon ni Papa. Alam mong balisa at hindi komportable sa sitwasyon niya. Ilang saglit pa ay napuno ng tensyon ang buong kwarto. Kumusta na ba manding ang pakiramdam mo? Sabihin mo sa akin, excited na kami ng mga anak mo na umuwi ka sa bahay. Huwag kang mag-alala at ipagluluto kita ng paborito mong adobo. Alam kong na-miss mo na yon. Gaya ng sinasabi mo kapag natitikman mo yon, na makakalimutan mo ang pangalan mo at wala kang ibang masasabi kundi masarap. Mula sa pagkakahiga ay ipinilit ni Papa na makabangon. Pero mukhang nahirapan siya dahil sa ikinilos niya ay nahawi ang kumot na nakabalot sa kanyang paa. Dory! Bakit hindi ko may kilos ang aking paa? Dory! Bakit wala ng kanang kamay ko? Dory, anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Ano ito? Bakit ganito? Wala akong maintindihan. Ipaliwanag niyo sa akin, Dory. Huwag kayong nakatingin lang dyan. Ayaw kung tinitingnan niyo ako ng ganyan na para bang awang-awa kayo sa sitwasyon ko. Manding, huminahon ka. Huwag kang mag-alala. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Huwag kang masyadong magkikilos. Makakasama sa iyo. Lester, Maricar, tumawag kayo ng doktor. Bilisan niyo. Huminahon ka lang, Manding. Maayos din ang lahat. Bilisan ninyo. Tumawag kayo ng doktor. Halos hindi mapigilan ni na Mama at Kuya Lester ang pagwawala ni Papa. Agad na dumating ang tatlong lalaking nurses at isang doktor para pakalmahin si Papa. Hindi naman mapigil ang pag-iyak ni Mama dahil sa nangyari. Ako tulad ng dati ay wala namang magawa. Simula nang nangyari yon ay malimit nang nakatulala lang si Papa. Minsan naman sa kalagitnaan ng gabi ay magugulat kami dahil sumisigaw ito. Paminsan-minsan ay tinatapon niya ang pagkain sa harap ni Mama. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay ibang-iba na ang tao na nasa aming harapan. Hindi na siya ang nakilala ko na mabait na ama na tulad ng dati. Nakakatakot ang naging resulta ng nangyari sa kanya. Halos lumubog na ang kanyang pisngi. Kita mo ang pangangayayat niya at pagbaba ng timbang. Putol na ang kanyang kanang kamay, puno ng galos ang ilang parte ng katawan. May bakal ang paan na hindi pa alam kung hanggang kailan muli siyang makakalakad. Laging mainit at balisa ang ulo niya. Mataas ang boses kapag may pagkakataon na makapagsalita. Ilan lamang yan sa mga obserbasyon ko sa kanya. Sa totoo lang ay nakakaawa ang kalagayan ni Papa. Minsan nga ay niayaw ko na siyang tignan pa. Malaki ang naging epekto ng pangyayari kay Papa sa pamilya namin. Noong unang araw namin sa bahay ay wala kang maririnig kundi ang hinaing at sigaw ni Papa. Parang nakakataranta kapag narinig mo ang boses niya. Isang araw narinig ko nang nag-uusap sina Mama at Kuya Lester. Mama, titigil na muna ako sa school. Mas kailangan natin ngayon ng pera. Ayoko na pati ako ay maging pabigat pa. Lester, ano ba yung sinasabi mo? Hindi pwede. Isang taon na lamang at gagraduate ka na. Tapos ngayon ka pa titigil. Kapag nalaman niya ng papa mo, baka maghalit yon. Huwag kang mag-alala sa pera. May ipon pa naman kami basta ang isipin mo, kailangan mong makatapos na. Ipangako mo yan sa akin, Lester. Pero mama, kailangan mo ng pera para kay papa. Huwag po kayong mag-alala. May nakita na akong trabaho. Mag-iipon muna ako para sa huling taon ko sa college. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Lester, huwag mo nang ipagpilitan yung gusto mo. Ako na ang magsasabi sa'yo kapag hindi namin kaya. Pero ngayon, ipangako mo lang sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral mo. Maliwanag ba ang usapan natin, Lester? Naging mabilis ang takbo ng araw hanggang sa nakita ko na lamang na nakapagtapos na si Kuya sa kurso niya.
pero may mga bagay na tila hindi nakasabay sa takbo ng panahon. Papa, gusto ko andun ka po sa araw ng graduation ko, kayo ni Mama. Ito na po ang pinakagusto ninyo, ang maging ganap na engineer na po ako. Konting panahon pa at tuluyan mo na akong ipagmamalaki. Si Mama mo na lamang at si Maricar ang isama mo. Kailangang may maiwan dito sa bahay. Pero Papa, gusto ko andun ka. Gusto mo na nandun ako? Para ano? Para pagtawanan ako ng lahat ng tao na makakakita sa akin? Na wala akong kamay at nakasakay ako sa wheelchair? Para kaawaan nila at ipamukha sa akin kung ano ang kalagayan ko? Gusto mo ganun ang mangyari? Salamat na lang, Lester. Kayo na lang ang pumunta doon. Hindi na importante kung sino ang kasama mo at ang importante, eh makakagraduate ka na. Papa, hindi ganun ang gusto kong mangyari. Sige na. Dory? Dory, asan ka? Umalis na kayo at baka hindi kayo makarating ng maaga sa graduation niya. Normal na ganun ang sitwasyon sa bahay, Papa Dudut. Tanggap na namin na nagbago si Papa. Iba na ang tingin niya sa sarili niya. Pakiramdam niya ay kinakaawaan lagi siya ng ibang tao. Nanliliit lagi ang tingin niya sa kanyang sarili at idinadaan niya sa init ng ulo ang maraming bagay. Pero si Mama, hindi ko siya nakitaan ng pagod, pagrereklamo at kahit na nahihirapan siya na pagsabay-sabayin ng maraming bagay. Nagtatrabaho pa din siya sa school at hindi ko na nga alam kung paano niya napagsasabay-sabay ang lahat. Idagdag ko pa ang trato sa kanya ni Papa. Saksi ako sa sakripisyo niya kay Papa sa lahat ng pagkakataon. Isang asawa, isang ina. Larawan siya ng isang babae na puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Isang magandang balita ang nalaman namin kay Kuya Lester na nakapasa na siya sa board exam niya. Sa unang subok pa lamang niya sa licensure examination. Isa yun sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya. Determinado si Kuya at alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya naman hindi ako magtataka na abot kamay na niya pati ang kanyang mga pangarap. Hindi maipinta ang saya sa mata ng labi namin ni Mama. Ikaw talaga, Lester. Lagi mo na lang kaming ginugulat. Hindi ako nagkamali ng tingin sa'yo. Dati umiihi ka pa sa lampin. Umiiyak, kaya naman kinakarga kita hanggang sa makatulog ka sa aking kandungan. Pero ngayon, mas matangkad ka pa sa amin ng iyong papa. Tapos ganap ka ng engineer. I'm so proud of you, anak. Hindi mo kami binigo ni papa mo. Halika at sabihin natin kay papa mo, nasa kwarto siya. Tamang-tama at nagpapahinga na siya. Malamang ay matutuwa yun para sa'yo. Halika na at naghihintay yun sa atin. Isang hakbang lamang iyon mula sa sala. Pagkabukas na pagkabukas ng pinto, Papa, may magandang balita ako sa iyo. Nakapasa ang panganay mo sa board exam. Papa, isa na akong ganap na engineer. Bala ko sana na surpresahin ka ngayon eh. Ano Papa, proud ka na ba sa akin? Ano, tumayo ka na dyan sa higaan. Biglang natahimik ang buong kwarto noong sinabi niya yun. At mukhang anumang oras ay sasabog ang bulkan mula sa pananahimik nito. Gusto mo, Lester, na tumayo ako dito at magkatalon sa tagumpay mo? Anong gusto mong palabasin? Na isa ka ng engineer samantalang ako ay lumpo, baldado at pasanin sa buhay? Na wala akong kwenta? Patatayuin mo ko para makita mo ang pagkakaiba natin? Lumapit ka sa akin nang matikman mo ang kamao ko. Nagmamalaki ka na? Wala kang utang na loob? Papa, hindi po yun ang gusto ko sabihin sa iyo. Anong gusto mong patunayan? Ipagmamalaki mo sa akin yung pagiging engineer mo? Pagtatawanan mo ako? Papa, ano bang mga sinasabi mo? Hindi niyo po ako naiintindihan. Agi na lamang ganyan ang trato mo sa amin, kay Mama, kay Maricar at sa akin. Papa, kamay at paa lamang ang nawala sa iyo. Yun lang, huwag mong hayaan na pati ang buong pamilya mo mawala sa iyo dahil sa galit mo sa mundo at sa kakitidan ng pag-iisip mo, Papa. Eh di lumabas din ang totoo. Ang lakas ng loob mo na sagot-sagutin ako. Tandaan mo, anak lamang kita at ama mo pa rin ako. Papa, pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Mga anak mo kami. Pamilya tayo. Huwag mong isisi sa mundo ang mga nangyari sa'yo. Tapos na ang lahat. Wala na tayong magagawa.
Huwag mong hayaan na pati kami mawala din sa'yo. Ikaw ang inspirasyon ko sa lahat pero hindi na ikaw ang ama na nakilala namin. Nilamong ka na ng pagkamuhi. Nasa na ang nakilala naming ama? Tingnan mo nga ang sarili mo, Papa. Kung si Mama hindi nakakapagsalita sa'yo, gusto kong marinig mo na hindi na tama ang kinikilos mo. Lester! Manding! Tumigil na kayo! Utang na loob, tama na! Umiiyak na sabi ni Mama. Hindi ko alam kung makakatulong ang mga nangyari sa sitwasyon namin ngayon. Ang isang perpektong pamilya na nakilala at kinalakhan ko ay tila unti-unti nang naglalaho na parang bula. At ayaw ko nang mangyari yon. Sila na lamang ang meron ako at ipinapangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para hindi dumating ang kinakatakutan ko. Ang masira ang aking pamilya nang dahil sa personal na mga bagay. Sa kanilang pagkukulang at galit sa puso. Ilan lang yan sa mga bagay kung bakit napupunta sa wala ang kinikilala nating pamilya. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Mas naging malamig ang mga sumunod na araw, Papa Dudut. Nakikita ko ang panlalagas ng dahon ng isang mayabong na puno mula sa may bintana ng aking kwarto. Natanong ko sa sarili ko kung ano kaya ang mangyayari kapag tuluyan ang nalaglag ang huling dahon mula sa puno na yon. Puno pa ba ang matatawag mo dito? Kompleto ba ang kanyang pagiging puno? Tuluyan na ba siyang nawala ng saysay at tutubo pa kaya ang panibagong sanga o tulad ng pagkaubos ng kanyang dahon, mauupos na rin ang kanyang buhay? Nagulat na lamang ako sa mga boses na narinig ko sa may sala. Yon si Mama at si Kuya Lester na nag-uusap. Hindi mo kailangan gawin ito, Lester. Kailan ka pa ba nakapag-desisyon yan? Minsan ka na nga lang umuwi dito dahil sa trabaho mo at ilang pang bagay na pinagkakabalahan mo pagkatapos ganyan eh. Sasabihin mo na mag-a-abroad ka na? Pag-isipan mo muna ang mga nagiging desisyon mo. Iiwan mo ba kami na pamilya mo? Mama, huwag ka na nga magbulag-bulagan. Pamilya ba ang matatawag mo dito? Unti-unti nang nasisira ang pamilya na meron tayo nang dahil sa kakitida ng utak ni Papa. Dahil sa init ng ulo niya. Dahil sa marami pang bagay. At sa palagay mo, Lester, masosolusyonan ang pag-alis mo ang problema natin? Mama, mas malaki ang sweldo ko sa abroad. Hayaan mo muna na magpasya ko para sa sarili ko. Alam ko may tiwala ka sa akin. Hindi kita bibiguin at si Papa. Pero ang isa sa mga kinagulat ko, Papa Dudut, mula sa kanyang kwarto ay lumabas si Papa na naka-wheelchair. Nakikinig pala ito mula sa kwarto nila. Malaki ka na talaga, Lester. Halos hindi ko na napansin pa. Masyado naging madilim para sa akin ng lahat. Hindi ko na nakita na malaki na pala ang aking mga anak. Sana mapatawad niyo ako ni Mama Dori mo. Ni Maricar. Nilunod ako ng aking emosyon sapagkat hindi ko alam kung papaano ko gagampanan ang responsibilidad ko sa inyo. Kung paano ako mag-uumpisa na wala na ang aking kamay at lumpo na ang aking paa. Nahihiya ako sa inyo. Tinatago ko lamang sa galit ang aking kahinaan. Pero ang totoo, hiyang-hiya na ako sa inyo. Mapapatawad niyo ba ako, ha? Sana mga anak, kayo ang pamilya ko. Wala na akong pwedeng ipagmalaki kundi kayo lamang. Sana makapag-umpisa pa tayo. Sana hindi pa huli ang lahat. Papa Dudut, ito na ang pagbabago na hinihintay ko. Sana ito na muli ang panibagong pag-uumpisa para sa pamilya namin. Naging mapagkumbaba na si Papa sa amin. Bumalik muli ang kulay ng pamilya namin na dati ay tila nauupos na. Humingi ng tawad sa amin si Papa sa kanyang mga pagkukulang. Napuno naman ang emosyon ng bahay. Mahal namin si Papa kaya naging madali para sa amin ang magpatawad. Maging si Kuya ay nawala na rin ang sama ng loob. Pero hindi namin napigilan si Kuya sa plano niya na mangibang bansa.
Naiintindihan naman ni na mama at papa kaya iyon, nasunod din ang gusto niya at isa pa ay malaki na ang maitutulong noon sa pangangailangan ng aming pamilya. Buwan-buwan ay nakapagpapadala si kuya ng sweldo niya. Ni mama naman ay dinedeposito ito sa bangko para ma-safe ang pera. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral. Ako'y nasa kolehiyo na at mukhang bahagi ng buhay estudyante ang love life. Hindi mo na maitatanong Papa Dudut, kamukha ko si Angel Luxin. Pati ang hubog ng katawan at balakang kaya naman hindi ako nawawala sa paningin ng mga kalalakihan sa university na pinag-aaralan ko. Pero naging mapamilya ang aking mata sa puso sa kung sino ang pwede kong maging nobyo at isa pa ay baka mapagalitan lamang ako ni na Papa at Mama. Pati si kuya na nagtatrabaho para may pantuition ako. Baka ang sabihin naman nila ay wala akong inatupag sa school kundi ang makipaglandian lamang. Ayoko naman na mangyari yon. Pero mukhang naging mapilit ang mga lalaki na nakapaligid sa akin. Minsan nga ang sabi sa akin ni mama, nahahalata na daw na kinikilig ako. Huwag daw akong magmadali dahil makikilala ko din ang lalaki para sa akin. Pero ngayon, pag-aaral muna ang uunahin ko. Nakakahiya daw kay kuya kapag nalaman kung ano ang ginagawa ko sa school. Malinaw pa sa liwanag ng araw ang gustong sabihin sa akin ni mama. Kaya naman, pinabuti ko ang aking pag-aaral. Tourism ang kinuha ko sa college. Alam mo naman Papa Dudut, ang unang qualification sa aming kurso, ang height at face value. Bagay na suwak ako. Nasa lahi talaga namin. Naging napakabilis ng takbo ng orasan hanggang sa nakauwi na si kuya mula sa abroad. Siguro daw ay dito na muna siya magtatrabaho at para asikasuhin naman ang buhay niya. Tumanda na rin daw siya kaya naman nagpaparamdam na siya kina mama at papa kung gusto na nito na magkaupo. Ang pagkakaalam ko ay may girlfriend na si kuya na katrabaho niya at tulad niya ay engineer din. Pero kapag nasa ayos na ang lahat, madali na raw na lumagay pa sa tahimik. Fourth year na ako sa college at naglakas loob na ako na magpaligaw dahil na rin sa udyok ng ilang kong mga kaibigan. Si Jovan, matalino, gwapo, siya ang aking kinakakiligan. Ewan ko ba kung bakit may kuryente na dumadaloy sa aking katawan kapag nakikita ko siya. At pakiramdam ko, since malapit na akong makagraduate, ay pwede na akong magkaroon ng boyfriend. At si Jovan, iyong ipapakilala ko sa kanya. Mukhang naging seryoso ang mga bagay-bagay sa aming dalawa at inamin ko na rin sa kanya na may pagtingin ako kay Jovan. At ganun din naman siya sa akin. Pakiramdam ko nga Papa Dudut ay siya na ang tinadhana para sa akin. Malalaman mo daw na mabuti ang intensyon ng isang lalaki sa iyo kapag ninais nito na makilala ang magulang ng isang babae para patunayan na wagas ang intensyon nito dito. At suwak na suwak siya sa unang requirements na yon. Maricar, ano ba kasi ang iniisip mo? Nalolokohin kita na hindi ako matinong lalaki? Para namang hindi mo ko kilala eh. Ano pa ba ang pwede kong patunayan sa'yo? Sabihin mo sa akin nang mabawasan ang pagdududa mo. Jovan, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Bakit ba nagmamadali ka? Alam mo kung bakit? Simple lang kasi, ayaw ko na mawala ka pa sa akin. Ewan ko ba kapag bumabanat ng ganon si Jovan Papa Dudut ay lalo akong kinikilig sa kanya. Kaya naman noong mga sandaling yon ay hindi na ako nag-isip pa at plinano na namin ang lahat para makilala siya ng pamilya ko. Pero iba ang susunod na mangyayari. Things are getting serious now. Tamang-tama na nandito na si kuya at kumpleto na ang pamilya. Total ay nasa tamang edad naman ako para magka-boyfriend at patapos na rin ako sa kolehiyo. Kaya maaari na siguro akong humirit kina mama at papa kasama si kuya. Nakaschedule ang plano namin ni Jovan ng weekend. May salo-salo kami sa bahay kaya tamang timing yon. At kahit na kinakabahan ako sa kalalabasan pero hindi naman pwede na mag-back out. Alas 7 ng gabi darating siya at iyon na nga ang nangyari. Hinintay ko siya mula sa may gate nang marinig ko ang tawag ni mama na kakain na. Dalawa kami na pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko ang kanilang mata kahit na hindi sila umiimik pero may laman ang mga mata nila.
na nagtatanong kung sino ang lalaking yon na kasama sa dinner namin. Hindi ko na pinatagal pa at sinagot ko naman ang tanong na yon. Ma? Pa? Kuya Lester, si Jovan? Boyfriend ko po. Good evening, sir. Ma'am, Jovan po. Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting kamay po si Maricar. Pangako po. Parang naging tahimik ng ilang segundo ang buong paligid dahil doon. Hindi nila inaasahan ang pagpapakilala ko kay Jovan hanggang sa nagsalita na si Kuya. Siguraduhin mo lang, Jovan, ha? Mahal namin yung bunso namin. Oh, what are you waiting for? Naghihintay na ang pagkain. Ma, pa, kain na tayo. Sabay-sabay kaming kumain ng sandaling yon, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga at makapagsalita pero mas maganda na yon para wala na akong tinatago kina Mama at Papa. Hanggang sa nakita ko na lamang na matapos kaming kumain ay nasa sala na sila habang kami ay nag-aasikaso ng pinagkainan. Mukha namang nagkakasundo na sila kung ano man ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa nag-aya na si Kuya na gumimik sa labas kasama kaming dalawa ni Jovan. Mabilis na nakapalagayan ang loob ni Kuya si Jovan. Sa isang bar kami dumiretso. Tamang-tama at bagong dating si Kuya. Kaya sagot niya ang lahat. Ang kailangan lamang naming gawin ay mag-enjoy kasama siya. Lumalim ang gabi at mukhang napapadami ang inom ng dalawa kahit si Kuya ay alam kong malakas na ang tama ng alak. Ganon din si Jovan. Ako na ang nagaya na umalis sa bar dahil baka hindi nila kayanin at doon na kami matulog. Ayaw ko namang mag-alaga ng dalawang lalaki na lasing. Malamang ay mahihirapan ako. Nagpatulong na lamang ako sa bouncer para isakay ang dalawa sa taxi pauwi ng bahay. Mga ilang oras din yon bago makarating sa bahay. At ganun nga ang nangyari, naging mabilis ang biyahe namin. Walang traffic kasi ng ganong oras. Hanggang sa nakarating na kami mismo sa harap ng bahay namin. Mukhang nakatulog na sina Mama at Papa kaya kailangan ko pa silang gisingin para tulungan ako sa dalawa. Hanggang sa hindi ko inaasahan na biglang nagsuka si Kuya Lester sa loob ng taxi dahilan para mag-init ang ulo ng driver. Ano ba naman yan? Iinom-inom kayo? Hindi nyo naman pala kaya eh. Dito pa kayo nagsuka sa taxi ko? Nakakaperwisyo na kayo ng trabaho ah. Paano yan? Kailangan bayaran nyo ako ng triple. Hindi na ako makakakuha pa ng pasahero dahil sa pambababoy ninyo sa taxi ko. Manong, hindi namin sinasadya. Pasensya na at lasing lang talaga itong dalawang kasama ko. Pero mahal naman ata kapag triple yung binayaran namin. Doble pa. Pwede po ba, Manong? Aba, hindi pwede. Nakakaperwisyo kayo, dapat bayaran nyo ako. Dahil sa nangyari ay napakinggan ni Joven at Kuya Lester ang pagsigaw sa akin ng driver. Doon ay uminit na ang sumunod na eksena. Agad na sinuntok ni Kuya Lester ang driver at gumanti naman ang driver kaya nagkagulo na sila doon. Dahil sa lasing si Kuya, alam kong agrabyado siya sa labanan. Kaya naman noong nakakuha ng pagkakataon si Jovan ay doon siya tumulong kay Kuya Lester. Gusto ko sanang awatin sila pero wala akong nagawa dahil sa palagay ko ay ako ang matatamaan ng mga suntok nila. Hindi ko alam na may hinugot na kutsilyo ang driver mula sa loob ng taxi, bagay na lalo kong kinataranta. Pero sa pagbubuno nila ay alam ko na nakuha ni Kuya mula sa kamay ng driver ang kutsilyo. Mabilis ang sumunod na pangyayari hanggang sa nakita ko na lamang na bumagsak ang isang dugo ang katawan mula sa aking harapan. Hindi kay Kuya yon, hindi kay Jovan kundi sa driver. Biglang natumba na rin si Jovan at siguro dahil sa mga suntok na natamo niya at sobrang kalasingan. Si Kuya Lester ang nakatayo at may hawak ng patalim. Kitang-kita ko ang bawat pangyayari ng mga sandaling yon. Parang natauhan si Kuya Lester sa mga nangyari at nawala ang pagkalasing niya. Agad na humingi siya ng panyo sa akin, pinahid niya ang dugo sa kanyang kamay, pinahid niya ang patalim na hawak niya para matanggal ang fingerprint niya dito at nilagay yon sa kamay ni Jovan. Duguan silang tatlo pare-pareho. Lumapit si Kuya sa akin at sinabi niya na si Jovan ang sumaksak sa driver at hindi siya. Malinaw ang pagkakasabi niya sa akin. Ilang sandali pa ay napaligiran na kami ng maraming tao. Barangay Tanod,
si Mama at Papa at ilang taon na nakikiosyoso hanggang sa dumating na ang pulis at nilagyan kami ng posas at dinala sa presinto. Kalaunan sa imbestigasyon ay pinalabas ako dahil sina Kuya at Jovan ang suspect sa krimen. Kahit ako ay nakatulala sa mga nangyari. Nasa loob ako ng bahay. Nag-uusap kami ni Mama at sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Sinabi niya sa akin ang katotohanan ang dapat na lumabas. Pinatay ni Jovan ang driver at inosente si Kuya Lester. Maaring self-defense lang ang pangyayari at hindi ganun kabigat ang magiging sentensya. Wala akong pwedeng kampihan kundi si Kuya Lester at iyon ang katotohanan. Iyon daw ang isiksik ko sa kokote ko. Ang lalaki mong mamahalin ay darating at darating para sa iyo at hindi si Jovan yon. Maraming lalaki dyan. Mas matalino. Mas mayaman. Mas karapat dapat para sa iyo. Kaya ang gusto namin para sa iyo, katulad ng papa mo, katulad ni Kuya Lester. Hindi kawalan sa atin si Jovan. Tumingin ka sa aking mga mata. Si Kuya Lester mo nag-iisa lamang. Walang pwedeng pumalit, walang pwedeng humalili sa kanya. Isipin mo ang pamilya natin. Nung nangangailangan ka ng dugo, si Kuya mo ang nagbigay sa'yo. Nung dumaan sa pagsubok ang pamilya natin, si Kuya mo ang naglakas loob na maisalba tayo. Siya ang nagtrabaho para sa pag-aaral mo. At hanggang ngayon ay buhay tayo ng dahil sa kanya. Maliwanag ba sa'yo ang lahat? Pamilya lagi ang una mong poprotektahan, higit kanino man. Maliwanag ba yun, Maricar? Ikaw naman ngayon ang magsasakripisyo para sa pamilya mo. Iba ang katotohanan sa mga bagay na gusto mong paniwalaan, pero ang mga kasinungalingan habang patuloy mong papaniwalaan ay magiging mapagpanggap na katotohanan. Hanggang sa maging ganap na ito na walang halong pagkukunwari. Sa pagkakataon na ito ay ako ang nagigipit sa kung ano ba ang aking gagawin at paninindigan. Ang buong buhay natin ay puno ng pagpili para ikaw ay mabuhay at makasabay sa ikot ng mundo na iyong kinakabilangan. Para masabi mong ikaw ay buhay at patuloy na humihinga. Dahil sa mga bagay na ito ay hinuhubog nito kung sino ka at kung papaano mo pangahawakan ang takbo ng iyong buhay. Maaring ito rin ang pwede mong pagbasehan hanggang sa dumating ang punto ng iyong buhay na kailangan mong magdesisyon sa dalawang bagay na napaka-importante para sa iyo. Ano kaya ang pipiliin mo mula sa nakakalitong hamon ng buhay? Alin ang isasakripisyo mo para saan at para kanino? Bakit at paano mo gagawin ang iyong pagpapasya? Sana sa huli ay walang pagsisisi sa kung ano ang iyong napili at bagay na pinakawalan na lamang. Handa na ba ako sa mga tanong na ito? Nung huli kong nakausap si Jovan mula sa bilangguan, salamin ang tanging nakapagitan sa aming dalawa at mahinang boses ang maririnig mo sa isa't isa. Umiiyak siya at humingi ng tawad sa akin sa mga nangyari. Hindi namin ginusto ang lahat dahil sa kalasingan, pati siya ay hindi alam ang katotohanan. Ang tangi lamang may alam ay ako. Pero hindi ko siya kayang piliin. Hindi sapat na mahal ko siya at mahal niya ako kumpara sa bagay na meron ako simula nang imulat ko ang aking mga mata. Naging matagal ang usapan namin at bumilis ang kabog ng dibdib ko at nangangatal ang aking kalamnan sa huli niyang pangungusap na sinabi sa akin. Mahal na mahal kita, Maricar. Doon ay bumuhos na parang ulan ng luha sa aking mga mata. Nadudurog ang puso ko na makita siya sa loob ng piita na yon. Tila wala nang patutunguhan ng buhay at unti-unti nang masisira ito patungo sa madilim na parte na hindi mo na naisim pa na makasama siya. Nagbukas ang pintuan sa kabilang selda, maririnig mo ang ingay mula dito. Lumabas mula doon ang isang pamilyar na mukha kasama ang dalawang pulis na naka-uniforme. Si Kuya Lester yon. Tumayo ako mula sa aking kinakaupuan at tinapos ang usapan namin ni Jovan. Nagpaalam ako sa kanya. Pero nagpupumilit siya na sagutin ang huli niyang katanungan sa akin
kung mahal ko pa siya. Isa lang ang sinagot ko sa kanya. Oo, Jovan, mahal pa rin kita. Pero hindi ko alam kung saan tayo kayang dalhin ang pagmamahal na meron ako sa iyo ngayon. Jovan, sana mapatawad mo ko. Nakikita ko na nakaabang na sa akin ang aking pamilya. Si Papa Manding, si Mama Dory katabi si Kuya Lester. Walang posas at ganap na siyang malaya na parang walang nangyari. Na inosente siya sa krimen ng gabing iyon. Nakangiti siya habang naghihintay sa akin ang aking pamilya sa labas. Tila makulimlim ang panahon na nagbabadya ang pag-ulan. Tumingala ako sa langit na tila gustong umiyak ng mga ulap. Napakalungkot nito. Anumang oras ay babagsak na ang hindi mahawakang tubig mula sa kanya. Tumungo ako mula sa pagkakatingala. Niyakap ako ni Mama at ni Kuya habang hinahawakan ng kamay ni Papa habang nakaupo sa wheelchair niya. Sabay-sabay namin na inihakbang ang aming mga paa papalayo sa lugar na yon. Papalayo sa naudlot kong pag-ibig. Papalayo kay Jovan. Papalayo sa katotohanan magpakailanman. Mga kabarangay, talagang mas matimbang ang dugo kesa sa tubig. Mas malinaw mong makikita ang kanilang pagkakaiba. Iba yung tama sa mali. Iba yung dapat gawin sa nararapat na gawin. Sa mga pagkakaiba na ito ay dapat mas pinipili natin ang bagay na naaayon sa hustisya at wasto. Sa bawat desisyon na ginagawa natin, kaakibat nito ang kahihinatnan ng bawat detalye. Maaring paminsan-minsan ay nabubulagan tayo pero huwag mong hayaan na mangyari ito. Binigyan tayo ng laya para makapamili kung ano man ang laman ng ating pagpapasya. Hindi para kanino man, kundi sa huli ay pangangatawanan ang maaaring magiging resulta nito sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa, mga kapuso, mga kabarangay. Para po sa inyong mga komento, bisitahin po ang ating official fanpage, Barangay Love Stories. At para po sa inyong mga kwento ng pag-ibig, ipadala po yan sa ating pong email address, bls971@yahoo.com.